Hello po at magandang araw sa mga taga-subaybay ng TikPupup Channel. Welcome po kayo. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe at i-share niyo po yung ating mga video para po lagi kayong updated at may mga may mga iba pang matututo sa ating mga itinuturo at ipinapakita para sa pagtatanim, pagpapalaki at pag-produce ng iba't ibang mga gulay at mga halaman na pwedeng pakinabangan sa farm. Nandito po ulit tayo sa ating maisan at ating sasagutin, babanggitin kung ano po talaga yung dapat, kung pwede po ba na putulan ng sanga o alisan ng dahon itong ating mais na siya pong tinatanong ng iba. Marami pong nag-i-inquire, marami pong nagtatanong kung pwede bang alisan or bawasan ng dahon yung ating tanim na mais. Ayan po yung ating sasagutin at magpatuloy po kayo at hinihiling ko po na mag-subscribe kayo para lagi kayong updated at gumaling kayong farmer. Tuloy po natin yung ating video. Ito pong mais natin na mag-i 80 days na po to. So ipapakita ko ulit sa inyo yung kanyang bunga. Ito po yung mga bunga ng ating mais. Ito po, may mga maliliit din po. Pero karamihan po magaganda yung kanyang mga bunga. Katatapos nating nagpatubig at umulan po ulit. Bueno, ating pong sasagutin, ipapaalam sa inyo kung ano po yung ba yung dapat. Pwede po ba itong alisan ng dahon? So makita nyo, yung mga dahon niya sa baba, dry na po siya. Talagang dito sa taas, nagiging yellow na din po o nagiging brown yung kanyang mga dahon. Pero marami po yung mga nagtatanong kung pwede po bang alisan ng dahon, lalo na yung mga may alagang kambing, may alagang baka at kalabaw o yung mga may mga hayop na kumakain ng dahon ng mais. So, dati po, nung una po tayong nagtatanim ng mais, siguro nung mga first 5 years po tayong magtanim ng mais, pinuputulan po natin dito. Ito, pinuputol na po natin dito noon. Ito, dito. Dito. Pero nakita na po natin na, kwan, lalo na yung kwan, siguro 20 days before the maturity date. Kagaya nito, itong 6410, 100 days ito. At mag 80 days na po siya. Meron na lamang po siyang kulang-kulang isang buwan na para maani. Pero ang ginagawa po natin dito, hinahayaan po natin siya na ganyan lang po siya, hindi natin siya inaalisan ng dahon. Alam naman po kasi natin na katulong po ang dahon sa pagmamanufacture o paggawa ng mga kinakain. Sabi nga sa English, plant manufacture their food through the aid of the sunlight, photosynthesis, yung mga tumatama na rays ng araw dito sa kanilang dahon, siyang tumutulong para gumanda at lumaki at bumigat lalo yung kanyang mga bunga. So sa akin po, at inirerekomenda ko rin sa iba, huwag nyo pong alisan ng dahon. Maliban lang kung halimbawa ito, pag na-reach na ito 100 days maturity, pag na-reach na ito ng 95 or 100, pwede ninyo siyang alisan ng dahon kasi na-reach na niya yung kanyang maturity period. Pero ito'y habang lumalaki pa lang siya, berding-berde pa yung kanyang dahon, hindi po siya pwedeng alisan ng dahon dahil maaapektuhan po yung kanyang maturity. Hindi po parang sa kwan ba, parang pag nagluluto ka ng kanin, hindi maganda yung kanyang pagiging o yung pagkakaluto nito pagka sobra or binawasan natin ng apoy. Ito naman, dapat ma-reach po niya yung kanyang maturity date bago natin siya alisan or bawasan ng dahon. Dito, hindi po siya pwedeng bawasan kasi sabi ko nga, nakaka-apekto yan sa maturity at yung sa quality ng kanyang butil. Kung gusto niyong mabigat, matataba, at malalaki yung kanyang butil, hayaan nyo lang po siya na mayroon yung mga dahon na yan. Kasi ito, kwan ka 10 days bago anihin, pinagpapatubig pa po ako para mas lalong bumigat. Parang sinasabi lang, pabaon.
mas lalong bumigat yung kanyang butil. At yun ay talagang proven ko kasi nung una kong ginawa ito, hindi ko siya pinutulan. Tapos pinatubigan ko pa siguro 1 week bago anihin. At dinaibusal ko po siya. Halos 10 days mahigit dito siya na nakalatag. Hindi po nag-iba yung kanyang size. Pati yung kulay ng butil, mas lalong naging orange, yung tumingkad yung kanyang kulay. Kaya napakalagi pong tulong na panatilihin niyo siya sa kanyang puno hanggang sa ma-reach niyang maturity date. Tapos mas maganda pa nga na sobra siya sa araw kasi talagang makikita natin na magiging siksik yung kanyang bunga. Ito po, kagaya ito, magbubukas po tayo ng punong-puno po siguro ito. Ayan po, puno po siya. Ayan. So kung titignan natin yung mga butil, talagang hilaw pa yung kanyang mga butil. Though kung titignan mo sa labas, parang matigas na. Gaya nito, magbubukas po ulit tayo. Punong-puno po yung kanyang butil, puno-puno. May inuod sa taas pero sa tigas nito hindi kaya ng uod. Yan, puno po siya. Focus ulit natin sa ating binuksan. O, tingnan nyo po, punong-puno po siya. Yan. Pero tingnan nyo, yellow pa lang yung kwan. Magiging orange yan kapag mature na yan. Ito. Sabi ko nga, sa paggamit natin ng Yaramila o yung winner, bibihira tayo makakita ng bungi-bungi. Punong-puno po. Yan po ang kagandahan ng teknolohiya na ating ibinabahagi. So kung gusto niyo pong gayahin yung ating maes, gayahin yung ating teknolohiya, tutok po kayo sa ating channel. Pabalik-balik po kayo. Libre naman po yung panonood dito. At kung gusto niyo mag-join dahil gusto niyo pong maalalayan ko kayo, mag-join po kayo at akin po kayong tututukan sa inyong mga ginagawa. Tuturuan ko po kayo, ibabahagi ko po yung kaalaman na talagang atin pong personal na sinusundan at ginagamit na. At yung mga research natin sa mga nagjo-join, kayo po yung mga unang makakaalam, kayo po yung mga unang makakabatid. So magtiyaga lang po kayo sa pagtutok sa ating mga video kung gusto nyong gumaling na mga farmer. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Bumalik po kayo at i-check nyo po yung ating mga video weekly dahil linggo-linggo po tayong naglalabas ng mga bagong video. Maraming salamat po. God bless.